1,000,000. Ganyang karaming bibisita ang inaasahan sa Manila North Cemetery ngayong araw. Para sa iba pang update, nagbabalita live si Mian Los Baños. Mian, 1,000,000 katawang dadalaw dyan ngayon sa North Cemetery. Now, handa ba ang ating kapulisan, mga otoridad, para magpatupad ng maayos na seguridad dyan? Rafi, handang-handa naman itong pamunuan ng Manila North Cemetery. Sa dami nga ng tao na inaasahang dadagsa ngayon, bukas hanggang November 2. Just to give you an update, kanina alas 12 ng tanghali ay pumalo na sa 17,200 yung dami ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. At dahil mag-half day nga, yung mga government offices inaasahan na mas dadami pa yung darating mamaya. Sabi ng pamunuan, baka peak hours daw ay 4 PM onwards. At sa kahandaan lang naman, matindi yung inspeksyon dito sa papasok sa Manila North Cemetery. Nakita natin yung dami ng mga confiscated materials, alcohol, pabango, mga sigarilyo, lighter, pintura, bawal yan, kutsilyo at cutter. Bago pa nga sila mag-approach doon sa may entrance area, sinasabihan na sila ng mga police na wag nang ipilit ipasok yung mga yan. Kasi dati, Rafi, may claim stub pa. Kapag sinurrender mo dyan, pwede mo pang mabawi. Kunwari, pabango, sayang naman kasi. Pero ngayon, wala nang claim stub. Once isurrender mo ngayon dyan yung mga ipakumpis ka mo, kumbaga, yung iyong pabango o iyong sigarilyo, wala na, di mo na yan makukuha. Kaya sa mga kapatid natin, huwag nyo na pong ipilit yung mga bawal. Rafi? Okay, so yung peak ay bandang 4 o'clock pa ng hapon. So sa ngayon, hindi pa, pero dahan-dahan nagdagsaan na ito mga dumadalaw dyan, sementeryo. So far, ngayon, ano-ano ba yung mga problema na inkwento ng mga taong dumadalaw dyan sa North Cemetery ngayon? So far, Rafi, simula daw kahapon hanggang ngayon, sabi ng pamunuan, ano, na ating nakausap kanina, wala pa silang masyadong problema, walang mga nawawalang bata, which is ine-expect natin, baka mamaya nga bandang hapon yan, kasi kapag yung hugos ng tao dun sa may entrance, Rafi, dun talaga medyo nagkakabitawan sa mga chikiting natin. So yun yung iniingatan, just in case daw mapansin ng mga magulang na nawala yung kanilang mga anak, pwede naman silang pumunta agad dun sa station ng DSWD, dito lang sa may entrance na bahagi. At sinisiguro, pagpasok, Rafi, meron na sila agad na wristband dyan para nakalagay doon yung contact number nung kanilang mga magulang. So far, yun lang yung nakikitang problema and yung baka mga posibleng ma-high blood, mahilo. Kasi sa totoo lang, Rafi, sobrang init talaga dito sa at maalimuom, kumbaga parang walang hangin dito sa sementeryo. Pero dahil nga rin wala na masyado yung mga tindahan, wala na talagang tindahan. Nasama sila sa clearing operations. Pagpasok mo ng sementeryo, medyo boring na, Rafi, hindi gaya dati. Wala nang tindahan ngayon. So maluwag at medyo kahit papano may hangin-hangin. Pero pag ganitong oras talaga, napaka-init, Rafi. So warning yan sa ating mga kapatid na magdala ho kayo ng mga pamaypay at medyo manipis lang ho siguro na damit para hindi ho kayo gaanong mainitan. Rafi? Okay, so ipinagbabawal na yung mga vendor sa loob ng sementeryo. Tama? And my follow-up question also yes. is, wala bang nagkakaproblema dyan tungkol sa hindi nila makita yung puntod ng kanilang mga minamahal sa buhay na yung mauna? Oo. Ref, may mga ilan tayong nakita kanina pero nahanap naman din kasi very efficient naman yung kanilang administration dito. Once pumunta sila doon sa may admin para sa tulong na rin sa mga kapatid natin. Yung admin area po, doon sa entrance, pagpasok nyo po, bandang kanan, yung first po na parang building doon or parang room, yun po yung admin area. Pumunta lang kung kayo doon kung hindi nyo talaga makita yung puntod ng inyong mahal sa buhay. Nalolocate naman nila agad. And to answer your first question, yes, wala ng mga nagtitinda dito ng pagkain at tubig. Kaya napaka-importante yung paalala, Rafi, sa ating mga kapatid na pupunta dito sa Manila North Cemetery. Naku, magdala ho kayo ng pagkain, inumin. Nakikita natin kanina, galon-galong tubig at mga juice yung dala ng ating mga kapatid kasi nga wala na talaga kayong mabibilan sa loob, hindi gaya dati. So, ang mainam naman dito, Rafi, merong libreng sakay na e-trike. So, kung malayo-layo ho yung puntod ng mga mahal sa buhay, sasakay ho kayo doon para hindi ho ganun nakakapagod na may dala pa kayong maraming pagkain at mga inumin. Rafi? Okay, so obviously, Mian, overcrowded na yung North Cemetery ng mga puntod. Now, wala bang balak ang pamunuan ng North Cemetery na maglagay ng extension para naman ma-decongest yung siksikan ng mga puntod dyan? Well,
ang naging solusyon nila recently, not much on the puntod, but more of yung mga nakatira. Yung mga illegal settlers, nagkaroon sila ng clearing operations. Ayon dun sa pamunuan na nakausap natin kanina, si Ma'am Rosel Castaneda, yung OIC director dito, sabi niya, 70% ay na-demolish nila yung mga illegal settlers dito. Pero may natitirang 30%, Rafi, na nandito pa rin sa loob nitong nakatira sa loob ng Manila North Cemetery. At nahanap natin yung ilan sa kanila doon sa mga loob eskinita, Rafi, nako, yung sa mga mausoleo, may mga nakatira pa rin tayo, mga kapatid, doon. At ayon nga sa kanila, hindi raw sila natatakot tumira dito sa sementeryo, hindi sila natatakot sa mga multo o yung mga nagpaparamdam. Mas takot daw sila doon sa nakaambang demolisyon. Dahil ang warning sa kanila, Rafi, patapusin lang itong undas, ubos daw talaga itong mga illegal settlers na nasa loob ng Manila North Cemetery. Rafi? So, malaki pang espasyo ng North Cemetery para paglagyan ng mga punto dyan o ililibing dyan. So ang problema lang pala talaga, itong mga informal settlers na hanggang ngayon may matitikas ang ulo, yes, dyan pa rin nakatira? May ilan sa kanila? Yes. Correct. At yung iba nga sa kanila, Rafi, na nakausap natin kanina, nadamay na sila dun sa demolisyon o dun sa clearing operations, pero bumalik din sila. Nandiyan lang daw sila sa ilan sa mga caretaker kasi sila dito usually, Rafi, yung mga nakatira dito. Ang pinaglalaban nila dito, binigyan sila ng authority nung may-ari nung mausoleo na tumira dun. So bakit daw sila pinaalis? Pero nung nakuha ko naman yung side ng administration dito, sabi naman ng pamunuan, yes, may mga binili ang lote na yan para dyan sa mga puntod na yan, pero walang usapan na magpapatira ng kahit sinong pamilya dyan. So medyo may ganong kiskisan dito kasi medyo may talagang nagmamatigas ng mga informal settlers dito sa loob ng Manila North Cemetery, Rafi. Okay, maraming salamat, Mayan Los Baños.